Unboxing Sideshow Collectibles Astonishing Wolverine 6-scale figure. Ito yung Astonishing Wolverine na convention exclusive ng Sideshow. So ito yung bago nilang nilabas na Wolverine version. Yan guys. Yung box niya, katulad siya nung Tiger Stripe Wolverine na dinabas nila last year. Yung packaging, almost the same. Pati yung likod. Pero yung laman niya, tingnan natin sa loob. Ito yung Astonishing Wolverine version. Si Astonishing Wolverine is isa sa mga pinakasikat na costume ni Wolverine. Una siyang lumabas 2004 sa comics. Ito yung isa sa pinakapaborito kong costume ni Wolverine. Kasi medyo modern yung ano niya, design niya. Pinakapaborito ko talaga yung X-Men nung 90s. Pero nung lumabas ito, naging isa sa mga pinakapaborito ko ito. So guys, buksan na natin yung loob. Ayan siya. Tanggalin ko muna. Magkano yan, kuya? Mura lang. O kano? Mamaya sasabihin. Ayan guys. Ito yung laman niya sa loob. Ganda ng costume niya actually. Ang problema lang, konti lang yung accessories niya. Isang closed fist lang. Ayan, no? Closed fist. Tsaka isang pares ng claws. Tsaka isang stand. Napaka-konti ng laman. Pero yung figure, maganda siya. Actually, meron nag-custom nito dati. Mahal lang pagawa. Buti na lang naglabas si Sideshow ng version ng Astonishing. Yan, buuin ko muna guys para makita nyo ng maganda yung buong figure. So yan guys, si Astonishing Wolverine ng Sideshow. So yung box set niya, ito lang ang kasama. Ito lang. Isang pares ng open hands. Tsaka isang closed fist. With claws. Tapos, yung ano niya, yung hands niya, natatanggal yung ano, yung sa may labasan ng claws, natatanggal. Although hindi siya magnetic, sana magnetic yung ginamit ng Sideshow. Wala siyang magnetic function. Tapos, meron siya isang pares ng articulated arms na bebend. Tsaka isang fixed na arms na nakabend. Na hindi siya articulated. Plus yung kasama niyang arms na normal arms na nakastraight lang. Pag fan ka talaga ni Wolverine, kailangan mo tong mabili. Maganda yung suit, maganda yung pagkakatahi ng suit. Overall, maganda naman siya. Kaso yung, ano, mga accessories, konti lang. Tapos yung base niya, walang design. Plain black base lang. Wala din siya extra ulo. Sana gumawa sila ng extra ulo kagaya nung unang Wolverine na lumabas, yung brown Wolverine, merong unmasked version na ulo. Pero overall,
Maganda siya.